Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ubod-tamis nang umiti si Mikael na pinagtataka naman ni Mia. Kinabig siya ng binata papalapit dito. Sa kapinunasan ang mga luhang na malisbis sa mukha ng dalaga. Nagagalit ang ale. Nagbibirong sabi naman ni Mikael. Inalalayan niya ang pinaupo nito si Mia sa bakanting silya sa harap ng table nila. What's going on? Halika, maupo muna tayo. Sayang kung lalamig ang pagkain. Let us enjoy this very romantic evening, sabi nito. Waiter, mula sa isang bahagi ng tent ay lumabas ang isang lalaking naka-black slacks, white long sleeve polo at bow tie. May dala itong tray. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Mikael. Hindi naman ito nagpaliwanag. Sa halip ay itinuon ang atensyon sa lalaking papalapit sa kanila. Binuksan ng waiter ang serving tray na may takip at ipinakita sa kanya ang laman niyon. Isang rosas na hindi niya matanto ang kulay dahil nag-aagaw sa liwanag ang sindi ng kandila sa mesa. Pero sigurado siyang hindi iyon kulay pula. Wow! Walang tunog na buka ng bibig niya. Natuon ang pansin niya sa bulaklak kaya hindi niya napansin may iniabot ang lalaki kay Mikael. Salamat dito, aniya sabay samyo sa bulaklak. Yumukod ang waiter at nagpaalam na sa kanila. Lumapit si Mikael sa kanya at lumhod sabay lahat ang maliit na box na hawak nito. Nang buksan nito iyon, bumulaga ang singsing na kinang sa malamlam na liwanag. Napaluha siya bigla. Ang sama mo! Pinaiyak mo ako! Sabi niya na walang pagsidhan ang kaligayahan ng mga sandaling iyon. Hindi niya inaasahan ang gabing iyon. Will you marry me, ha, Mia? Pinahid niya ang mga luhang tila talon kung umagos kahit pinipigilan niya. Yes, I will marry you, Mikael Latiero. Ngumiti ito ng maluwang habang isinusuot ang singsing sa daliri niya. Pagkatapos niyon, habang hawak pa nito ang kamay niya at hinalik-halikan ay magkasabay silang tumayo. Nang naisara niya ang sliding door sa likuran nila, agad na inangkin ni Mikael ang mga labi niya. Biglang nag-init ang katawan niya nang maglapat ang kanilang mga labi. Daig pa niya ang isang tuyong dahon na nadarang sa apoy at mabilis na nagliyab. Dito na lang ako magpapalipas ng gabi, sabi nito sa gilid ng punong tenga niya. Is that an order? Tanong naman ni Mia. Siguro, sagot nito. Habang ang mga halik nito ay pababa ng pababa, nakikiliti siya sa ginagawang iyon. Paano kung ayaw kong pumayag? Nagawa pa rin niyang itanong sa pagitan ng mga pag-ungol at paghagik-hik niya. I won't take no for an answer, and like you said, it's an order, sabi nito. Saka kinabig siya patumba sa kama niya na kanina pa naghihintay sa kanila. Tinitigan siya ni Mikaela sa mga mata niya. Tila nangungusap ito at humihingi ng permiso sa kanya. Kailangan pa ba yun? Ikakasal na rin tayo. Gumisi naman si Mikael. Honeymoon muna bago kasal. Humagikik siya. May magagawa pa ba ako? Gumubabaw ito sa kanya and he kissed her gently. Unti-unti naman niyang itinutugon iyon. Sa kalaunan ay naging mapusok ito. Naging mapanghas din ang mga kamay nito na nagsisimula ng maglakbay sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagsimulang humaplos ito sa ilalim ng suot niyang nighties, dahilan upang lalo siyang mahibang. Nakakaliyo ang sensasyong dulot niyon. Tila may naiiwang kung anong init sa bawat parte ng kanyang katawan nang madantayan ng mga kamay ni Mikael. Habang magkahugpong ang kanilang mga labi at ipinagkitna sa ilalim ng bra ang isang kamay nito
ay unti-unti naman niyang hinuhubad ang suot nitong damit. Nagliliyab na talaga siya sa init na kanyang nararamdaman. Ayaw niyang maputol ang kakaibang pakiramdam na dulot ng ginagawa nito sa kanya. Lalo itong naging mapusok nang marinig nitong umungol siya. Naging malikot na rin ang mga kamay niya at nagsimulang mangapa sa mga sensitibong parte ng katawan nito. Umungol ito ng pisilin niya ang naninigas na sandata nito. Kasunod niyon ay ang pagtanggal nito ng hook ng bra niya. Hindi niya alam kung paano nito nahubad ang suot niyang damit kanina. Maya-maya pa ay huminto ito sa paghalik sa kanya. Napalihis siya nang dumapo ang mainit na mga labi nito sa isang dunggot ng kanyang dibdib na ngayon ay hantad na sa harapan nito. Parang mawawalan siya ng ulirat ng maramdaman ang kakaibang sensasyon na dulot niyon. Pagkatapos ay hinalikan siya nito paakyat sa kanyang leeg. Nang dalhin nito ang mga labi nito sa isa pang dunggot ng kanyang dibdib, ay para na siyang nagdidilaryo. Nawawala na yata siya sa katinuan niya. Salitan sila sa pagtuklas ng katawan ng isa't isa. Pumaiba pa uli si Mikael sa kanya. Pagkatapos niyang galugarin ang katawan nito, hinalikan siya nito mula sa mga labi niya pababa hanggang sa pagdapo ng mga labi nito sa kaibuturan ng kanyang pagkababae. That was when she totally lost control. Napasabunot siya sa buhok nito at naglilikot na parang kinikiliti. Nang huminto ito sa ginagawa, ay kumubabaw uli ito sa kanya. Tinitigan siya nito sa kanyang mga mata, saka ito nagsimulang gumalaw. Napaungol siya nang maramdaman niya ang pagpasok nito sa kaibuturan niya. Naging gentle naman si Mikael sa kanya. Noong una ay nakaramdam siya ng kirot pero kalaunan ay napalitan iyon ng masarap na pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag. Sinabayan niya ang bawat paggalaw nito sa ibabaw niya hanggang sa sabay nilang naabot ang sukdulan. Pareho silang napahiyaw at mabilis niyang sinakop ang mga labi nito. They would wake up everyone in the place. Isang buwan lang ang lumipas at pinagdaos na ang kasal nila Mikael at Mia. And courtesy of Mikael, sa malaking bulwaga na mansyon idinaraos ang kanilang kasal at ang venue na rin, mangilan-ngilan lamang ang mga bisitang dumalo dahil sa exclusive lamang ang mga malalapit at pamilya at kaibigan lamang. Napakaganda ni Mia sa suot nitong wedding gown. Sariling design niya rin mismo ang wedding gown na suot niya. And dead, iyong mga pangarap niya dati-rati ay natupad at naging totoo. Hindi niya kayang ipaliwanag ng mga sandaling iyon ang nararamdaman niya. So, anong pakiramdam ng bagong kasal? Malalapad ang ngiting nakapaskil sa mga labi ni Ella. Masaya, aniya, abot hanggang tainga ang ngiting nakapaskil sa kanyang mga labi. Again, best wishes, Mia. Uwi ka naman ni Ella. Yumaka pa kay Mia. Talagang goodbye singleness world ka na talaga. Uwi ka nito. Nalaman ni Mia nitong mga nakaraang araw na si Mikael ang boss ni Ella. Personal assistant ni Mikael ang kaibigan niya. Si Ella ang naging katuwang niya sa pag-aayos ng mga kakailanganin nila sa kasal na ito. Ginagap niya ang kamay ni Ella. Ella, kahit may asawa na ako, nandito pa rin ako. Mag-best friend pa rin naman tayo. Di porket may asawa na ako, itatapon ko na lang ang pagkakaibigan natin. Hinding-hindi iyon mangyayari. Rain or shine, mag-best friend pa rin tayo. Mahabang litanya ni Mia. Basta sinabi mo yan ha? Wika naman ni Ella. Kumuha ito ng dalawang kopeta sa waiter na dumaan na may dalang mga inumin. Inabot nito ang isang wine glass. Kinuha naman iyon ni Mia. Salamat. Matipid na ngumiti siya. Cheers! Itinaas ni Ella ang hawak nitong kopeta. Cheers! Aniya, saka uminom ng wine. Napansin niya na nakailang beses na kumukuha si Ella ng inumin at pawang hard drinks pa ang mga iyon. Ella, tama na iyan. Saway niya. Baka malasing ka niyan. Magmamaneho ka pa ng kotse mo pa uwi. Aniya na nag-aalala sa kaibigan. Ngumisi naman si Ella. Huwag ka mag-alala, Mia.
hindi pa ako lasing. Besides, magpapakasaya tayo ngayong gabi. Let us enjoy the night of your wedding. Ikaw ang bahala. Kumuha na rin siya ng wine na mababa lang ang alcohol niyon upang sa ganoon hindi siya malalasing. Saglit na pinasadahan ng tingin ni Mia ang kinaroroonan ni Mikael. Kausap pa rin ito ang lalaking kumuha dito kanina sa lamesa na inuukupan nila kanina. Kinalapit niya si Ella. Ella, who's that guy? Inginoso nito ang kausap ni Mikael. Sinundan naman ito ng tingin ang tinutukoy nito. Ah, si Mr. Villaroman, Mikael Business Associate. Paliwanag naman ni Ella. Magtatanong pa sana siya uli kay Ella, subalit may babae na rin na tumawag kay Ella. Mia, iwan mo na kita ha, pero balik din agad ako. Wika naman ni Ella. Sige lang. Sa hindi niya inaasahan ang pagdating na lalaking ito, may malapad ang ngiti na nakapaskil sa mga labi ni Mia. Sinalubong niya ang lalaki. Gerald! Hello, sweetheart. Ang bungad ng lalaki sa kanya. Nangingislap ang mga matang nakatitig sa kanya. Inilahad ng lalaki ang dalawang kamay. O ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Nakangiti pa rin sabi nito. Mabilis ang yumakap dito. Mahigpit namang niyakap siya ng lalaki. O Gerald, bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka nagpasabi na darating ka pala ngayon? Inikot-ikot siya nito. Kailan ka pa gumanda ng ganito? Buong paghanga at pagmamahal na nakatingala siya rito. Mula nang mamatay ang mama, ay hindi ka na umuwi. May pagtatampo ang tinig niyang nakayaka pa rin dito. Regular ang tawag ko ha? Sa ganoong ayos sila ang inabutan ni Mikael. Anong ibig sabihin nito, Mia? Naniningkit ang mga mata nitong sabi na ikinalingon nilang dalawa. Parehong nagkatinginan ang dalawang hindi pa rin naghihiwalay mula sa pagkakayakap. Ang sabi ko ay kung ano ang ibig sabihin nito. Muli nitong tanong sa matigas na tinig. Kitang-kita ng dalaga ang pag-iigting ng mga bagang nito. Kumuyom ang mga kamao ni Mikael at akma itong susuntukin si Gerald. Subalit humarang si Mia. Huwag! Matalim ang tingin pinukol ni Mikael kay Mia. Gerald, please, leave us alone. I'm sorry. We talk another time. Tumangutangong umalis naman si Gerald. Sino ang lalaking yun? Matigas at galit na tanong ni Mikael. Mahigpit ang pagkakahawak ni Mikael sa kanang braso ni Mia. Mikael, nasasaktan ako. Aniya. Gerald, he's my... Hindi niya na ituloy ang sasabihin sana niya nang tumunog ang cellphone ni Mikael. Saglit siya nitong pinukul ang matalim na tingin at sinagot kung sino man ang tumatawag dito. Si Gerald ang kanyang stepbrother. Anak ito ng kanyang stepfather bago ito ikinasal sa mama niya. Si Gerald ay matanda sa kanya ng 5 taon. Kararating lang nito mula sa California kung saan isa itong chemical engineer sa isang kilalang oil company. Walang pasabing iniwan siya ni Mikael. Nagmamadali itong umalis. Mikael! Tawag niya sa medyo kalakasang boses na ikinalingon nito. Where are you going? Hindi pa tapos ang party. Mikael, let's go. Si Ella na nagmamadali rin ang bawat kilos nito. Nang hindi tuminag si Mikael sa kinatatayuan nito, ay hinawakan pa ni Ella sa braso sa kahinatak paalis. Nakatayo lamang si Mikael at nakatingin sa kanya. The party is over. Ikaw mismo ang sumira. Anito, hinakbang ang mga paa nitong paalis na kasama si Ella. Naiisang kotse lang ang sinasakyan. Nagugulumihan siya habang nakasunod ang tingin niya sa likod ng kotseng tumatakbo paalis. Kahit anong pigil niya ay umaalpas pa rin ang ilang butil ng mga luha niya sa kanyang pisngi. Bumulaga sa mga mata ni Mia ang malaking kwarto. Kulay pula mula sa kortina, pati na rin ang bedsheet at may mga petals ng red roses na nakakalat sa ibabaw ng kama. Ganoon na rin sa red carpet na madadaanan patungo roon sa kama. Napabuntong hininga ng malalim si Mia. Honeymoon nila ni Mikael at unang gabi nila bilang mag-asawa. Ngunit ganito ang nangyari sa kanila. Hating gabi na ngunit wala pa rin si Mikael.
Ilang beses at paulit-ulit niyang tinatawagan ang cellphone nito, subalit naka-unattended. Sinubukan niya rin tawagan ang cellphone ni Ella, ngunit kahit ito ay nakapatay rin ang cellphone. Tumungo ng banyo si Mia upang maligo bago matulog. Nakasuot siya ng black nighties. Emphasize niyon ang kulay ng balat niya. Beautiful and seductive ang makasuot ng nighties. Madaling araw na nang maalimpungatan si Mia. Nakatulugan niya ang paghihintay kay Mikael. Ngunit hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin dumarating ang asawa niya. Naramdaman na lamang ni Mia na bumukas sumara ang dahon ng pintuan ng kanilang silid. Pinakaramdaman niya muna bago siya bumangon. Si Mikael at kararating lamang nito. Nagpaskil siya ng ngiti sa kanyang mga labi. Good morning. Hindi sumagot si Mikael. Bagkos matalim pa rin ang mga tingin pinukol nito sa kanya. Binaliwala niya lang iyon. Bumangon siya upang tulungan si Mikael sa pagbibihis nito. Maligo ka muna at magpalit ng damit. Naihanda ko na rin ang mga gagamitin mo. Wika niya nang tuluyan na siyang nakalapit dito sa asawa niya. Tinulungang tanggalin ang botones sa pagkakabotones ng long sleeve polo na suot nito. Nakainom ka ah. Pansin niya nang masamyo ng pang-amoy niya ang amoy alak nito. Ang ingay mo. Matigas nitong sabi. Pwede ba Mia? Sa iba mo nalang gawin to. Mahigpit nitong hinawakan ang pulsuhan ni Mia. Mikael, nasasaktan ako. Daing niya. Hindi lang ito ang gagawin ko sa'yo kapag nakikipaglandian ka pa sa iba. Gerald, he's my stepbrother. Tunay na magkapatid na ang turingan namin sa isa't isa. Umuwi lang siya rito sa Pilipinas dahil nalaman niyang ikakasal na ako. Pinutol ni Mikael ang iba pang sasabihin niya. Bitch. Wika ni Mikael. Tinulak si Mia sa ibabaw ng kama. Nanlulumo si Mia nang malaman niya na hindi matutuloy ang nakaschedule nilang honeymoon sa Vienna. Disappointed man, ay tinanggap niya lamang ng buong puso iyon. Ang mahalaga sa kanya ay magkasama pa rin sila ni Mikael. Babalik ka na agad sa trabaho mo? Nagtatakang tanong ni Mia. Nakasunod ang tingin niya kay Mikael na nagbibihis ng damit pang opisina. Saglit tumikil si Mikael sa ginagawa nito sa katiningnan si Mia. Mia, porke kasal na tayo? Tumigil na ako dapat sa pagtatrabaho ko? Pabalang na sagot nito. Hindi ko naman sinabi na tumigil ka, hindi ba? Ang buong akala ko lang ay on-leave ka dahil honeymoon pa rin naman natin. Walang dahilan para mag-on-leave ako. Saka tatambak ang mga trabaho ko sa opisina kapag hindi ako bumalik agad. Pinagpatuloy ni Mikael ang pagbobotones ng suot nitong long sleeve polo. Tulungan na kita. Presenta ni Mia. Nakaharap na nakatayo rito. Ako na. Hindi naman ako inutil. Tinapik nito ang kamay ni Mia na akmang hahawakan ang botones na nasa dibdib nito banda. Mikael, aniya, hindi maitago sa mga mata niya ang sakit na siyang nararamdaman niya. Magkaaway ba tayo? Sa halip na sumagot ay pinagpatuloy ni Mikael ang ginagawa nito. Sige, kung ayaw mong tulungan kita, lalabas na lang ako. Aniya, hinakbang ang kanyang mga paa palabas sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Tumungo siya sa kusina para ipaghanda ng almusal si Mikael. Pinagtimpla niya rin ito ng kape. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mga yabag patungo rito sa dining table. Manang Mercedes, iyong kape ko po. Wika ni Mikael. Sinabit sa silya ang coat na hawak nito. Maupo ka na Mikael. Pinaghanda na rin kita ng almusal. Wika ni Mia. Hindi ako kumakain ng almusal. Nasaan pala si Manang Mercedes? Sayang naman ang mga niluto ko kung hindi mo titikman. E di kainin mo? Pabalang na sabi nito. Nasaan nga si Manang Mercedes? Nag-toilet. Masakit daw yung tiyan niya. Aniya, saka inilapag sa harap ni Mikael ang mag ng kape. Your coffee. Tumangotango na kinuha ni Mikael ang tasa ng kape, saka humigop doon. Masarap ang pagkakatimpla ni Mia sa kape at nagustuhan ang palasa niya
Nang muli siyang tumingin sa mga pagkaing nakahain sa pagkainan, ay lihim siyang napalunok ng laway. Paano ba naman? Nang iinganyo ang mga pagkaing nasa harapan niya, sinangag na kanin, tusino at pritong tortang talong, saka meron pang pritong tuyo. Kumain ka naman kahit kaunti lang. Breakfast is the important meals. Kinuha ni Mia ang plato at sinimulan lagyan iyon ng mga pagkain. Hindi ako kumakain ng amagahan. Higit sa lahat, hindi ako kumakain ng ganyang klaseng pagkain. Tumayo na siya mula sa pagkakaupo at pahablot na kinuha ang coat niya na nakasabit sa silya. Muli niyang sinulyapan ang mga pagkain na tila hinahatak siya muli pabalik doon sa silyang binakante niya. Bago pa siya tuluyang mahatak pabalik, ay hinakbang na niya ang mga paa niya. Ngunit nakailang hakbang pa lamang siya, ay narinig niyang nagsasalita si Mia upang dahilan na napahinto siya sa paglalakad at humarap dito. Akala ko naman na gustuhan mo ang mga pagkain katulad ng mga yan, kaya pinagluto kita ng ganyan. Sorry ha, wika ni Mia sa mababang boses. Next time, huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa pagluluto. Muling humakbang ang mga paa niya. Mikael! What? Paangil na tanong ni Mikael. Lumapit dito si Mia. Saka dumukwang sa mukha ni Mikael. Binigyan niya ito ng halik sa mga labi. I love you. And take care. Nakangiting tura ni Mia. Naisipan ni Mia na bisitahin ang butik niya. Medyo may katagalan na rin hindi siya nagagawi roon. Kadalasan kasi nasa bahay lang siya at nakatunga nga sa buong maghapon. Habang naghihintay sa pag-uwi ni Mikael mula sa opisina nito. Kadalasan ay hating gabi o di kaya ay madaling araw na kung umuwi si Mikael. Gayunpaman, malawak pa rin ang pag-iisip at iniintindi ang asawa niya. Alam niya rin na hardworking si Mikael. Parang tanga siyang nakatingin sa kawalan sa loob nitong opisina niya. Hindi niya rin nagawang makapag-focus sa trabaho niya. Okupado ni Mia ang buong sistema niya at hindi mawaglit-waglit sa isip niya ang kanyang asawa. Sa kabila pa rin ng mga ipinapakita niya rito ay hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo nito sa kanya. She's a perfect wife. Nakadalasan naman ay binabaliwala niya ang mga ginagawa ni Mia sa kanya. Mayat maya ay nakatingin siya roon sa telepono. Alas 11 ng tanghaling tapat. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tumatawag si Mia upang kumustahin at palalahanan siyang huwag magpapalipas ng gutom. Muli siyang sumulyap sa rilong pambisig na suot niya. Alauna ng hapon ngunit hindi pa rin tumatawag si Mia. Tila may sariling isip ang kanyang mga kamay at dinampot ang kanyang telepono at tumawag sa bahay. Latiero Residence, good afternoon. Anang boses na nasa kabilang linya. Aida, nasaan si Mia? Bungad ni Mikael sa kasambahay na sumagot ng tawag niya. Ay Sir Mikael, lumabas po si Mamiya. Tawagin mo at gusto ko siyang makausap. Sir, wala nga po si Ma'am. Umalis siya ng bahay, ang ibig kong sabihin. Buhat sa kanyang narinig, walang pakundangang ibinaba ni Mikael ang aparatong hawak niya. Ngali-ngali naman siyang tawagan si Mia sa cellphone nito. Automatikong lumipad ang tingin ni Mikael doon sa pintuan nitong opisina niya. Nakikinita niya ang babaeng papasok dito. Nakasuot ng tube at naka-miniskirt na kulang na lang ay malalantad na ang kaluluwa nito. Mikael, darling! She's licking her lips. Natila katulad ito ng isang leon na nagugutom at kahit anong sandali ay lapain siya nitong babae. Si Marisa na nakilala at naka one night stand niya noong pumunta siya ng Japan. Ang buong akala niya ay pagkatapos ng may mangyari sa kanila at ipinagtapat niyang may asawa na siya ay titigilan na siya nito. Ngunit nagkakamali siya ng inaakala. Palagi itong nakabuntot sa kanya kahit na iniiwasan na niya. Nang matiyak ni Mia na maayos na ang butik niya, ay napagpasyahan niya munang mag-window shopping. Susulitin niya na lamang ang kanyang oras
Nagmamadali siyang pumasok ng restaurant upang umorder at i-take out ng pagkain. Balak niyang sorpresahin at dalhan ng pagkain si Mikael sa opisina ng asawa niya. Gusto niya rin makasalo ito sa pagkain sa lunchtime. Tamang-tama lang dahil alam niyang late na rin kumakain ng pananghalian si Mikael. Ma'am, sorry pero hindi po kayo pwedeng pumasok sa loob ng opisina ni Sir Mikael. Wika ng sekretary ni Mikael na hinarangan pa siya nito sa dadaanan niya. Miss, saglit lang naman ako. Ihahatid ko lang ang mga pagkain ito sa kanya. Aniya sabay itinaas ang paper bag na bitbit niya na may lamang mga pagkain take out niya mula roon sa restaurant. Ma'am, sorry po talaga. Kahit anong pakiusap ang gagawin niyo, hindi po talaga pwede. Kapag hinayaan lang kita na makapasok doon sa opisina ni Sir Mikael, ako ang malilintikan nun. Mahabang paliwanag nitong sekretarya. Tila nauubusan na siya ng pasensya ngunit nanatiling mahinahon pa rin siya. Okay, call him and tell him nandito ako. Do you have an appointment, ma'am? No, but I'm Mrs. Latiero. Aniya sa mababang boses pa rin. Biglang namula ang hitsura ng kaharap niya. I'm sorry, ma'am. Hindi ko po kayo nakilala agad. Nagpaskil siya ng malapad ng ngiti sa kanyang mga labi. It's okay. So, pwede na ba akong pumasok sa loob ng opisina ng asawa ko? Aniya, hinakbang ang kanyang mga paa. Ma'am, ano kasi? Miss, ihahatid ko lang ito kay Mikael, itong mga pagkaing ito. Tuloy-tuloy na siya patungo roon sa loob ng opisina ni Mikael. Hindi nakasara na mabuti ang dahon ng pintuan ng opisina ni Mikael. May maliit na siwang doon. Hinawakan niya ang saradura ng pintuan at dahan-dahang itutulak ang dahon ng pinto. Papasok ngunit, bigla na lamang nanginig ang kanyang mga kamay at napabitaw sa pagkakahawak doon. Si Mikael, may babaeng kaulayaw sa loob ng opisina nito. Nakaupo sa kandungan nito ang babae habang nakikipag-ispadahan ito. Hindi malang naramdaman ng mga ito na may ibang tao nang nagmamasid. Hindi na siya tumuloy pa. Pakiramdam niya ay binagsakan siya ng buong mundo ng mga sandaling iyon. Pilit niyang hinakbang ang kanyang mga paa pabalik. Nang nakalapit na siya sa lamesa ng sekretary ni Mikael, ay agad niyang naipatong ang mga kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Pakiramdam niya kasi mabubuwal siya kahit anong sandali. Ma'am, are you okay? Nag-aalalang tanong ng sekretary ni Mikael. Namumutla rin ang mukha nito. Don't worry, hindi ka masisisante. Wika niya. Huwag mong ipagsasabi kay Mikael na napunta ako rito. Naiintindihan mo ba? Yes, ma'am. Tapos na ang palabas, Mikael. Nakita na kayo ni Mia. Nakangising tura ni Ella. Mahina pa itong pumalakpak. Who's this cheap girl? Baling nito kay Marisa. Who's cheap girl? Ako? Anito, sabay turo sa sarili. Palingalinga si Ella sa loob ng opisina. For sure, ikaw. Wala naman ibang babae rito maliban sa'yo. I'm not a cheap girl. Mariing tura naman ni Marisa. By the way, who are you? Nang iistorbo ka lang. Ngumisi naman si Ella. I'm Mikael legal wife. Binalingan nito si Mikael na nakamasid lang. Mikael, finish the scrap business of yours. Nandito si Mia? Tanong ni Mikael na bahagya pang napasambunot sa sariling buhok. I told you. Nanggaling dito si Mia, I'm sure. Nakita niya ang ginawa nyo nitong malanding hitad na ito. Kung nakikita mo lang ang hitsura ni Mia, tiyak na matutuwa ka, Mikael. Nakangising tura naman ni Ella. Hindi ako naniniwala ang asawa ka ni Mikael. Nagagalit na tura ni Marisa. Akmang susugurin ni Marisa si Ella. You two, get out! Aniya sa mataas na boses. I'm waiting you in my place, Mikael. Wika ni Ella bago tuluyang umalis na.